Welcome po ulit dito sa Bible Ninja! Ang kaisa-isang devotional Bible study series na laugh trip sa buong daigdig! Actually, hindi ako sigurado dun, no? Baka may ibang laugh trip din na Bible series. Pero dito sa Philippines, I think we are the first one. Kasi, alam ninyo, we are serving the God of Isaac. Isaac means laughter. So, when you say God of Isaac, that means God of laughter. So, pag Christian ka, dapat hindi ka bugnutin. Tawa-tawa din. Okay? Ayan. Kasi hindi porke nakakatawa, hindi seryoso. Okay? Kasi, tsaka yung si Lord, sa tingin ko, nung nandito siya sa lupa, si Jesus, sa tingin ko, masarap kasama yun eh. Di ba? Habulin siya nung bata eh. So, sa tingin ko, they had their moments. No? Tapos, ano ba? Tapos, syempre, His love for you is not a joke. It's not a laughing matter because He seriously loves you. Kaya, welcome dito sa Bible Ninja! Ang logo, ang motto natin sa Bible Ninja ay Know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Yan. Kasi di ba yung mga ninja, hindi yan takot sa dilim. In fact, mas magaling sila gumalaw sa dilim, di ba? Bakit? Kasi nung maliwanag, minemorize nila yung daan. Ganun yan. You memorize the terrain during daytime, you don't lose your way in the darkness. Ganun yan. Dapat sa buhay, ganun din. Okay? Ano yung... Paano yun? Ano yung baon mong liwanag? Yan ang salita ng Diyos. Diba? Episode 1 natin. Episode 1, Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? So ngayon, ang i-discuss naman natin ay Isaiah 41:10 as requested by Brother Dennis Valdez. Okay? Yan. Isaiah 41:10. This is rather special to me kasi natatandaan ko, lagi itong nire-recite sa akin ng nanay ko. No, in the same manner na pinamemorize nila sa amin yung Psalm 91 nila ni tatay, no. Eto naman, sila naman ang laging nagre-recite for us, okay? So, kahit nga nung minsan na-interview siya sa isang TV program, hiningan siya ng message for me, eto pa rin ang binigay niyang message. Nung birthday ko, pag nung pinag-speech siya, eto pa rin ang sinasabi niya lagi. This is like her personal pronouncement for me, like her blessing for me, Isaiah 41:10. So, this is rather special. I'll read it in English from the King James Version. Fear not! Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Imagine, sabi ni Lord, I will uphold you with my righteous right hand. Ibig sabihin, hindi ka lang niya i-uphold, hindi ka lang niya iingatan. Ang gagamitin niya sa pagtatanggol at pag-iingat sa'yo ay yung kanyang strongest arsenal. Ibig sabihin yung dominant hand. Diba? Kasi lahat naman ng tao may dominant hand. Eh. Diba? Kung si Manny Pacquiao yung nagsabi nito, malamang ang sasabihin niya, umbagon ko ang mga nag-away sa imo, gagamitan ko ng power left hook, di ba? So ganun, yung dominant hand niya ang gagamitin niya. Ito si Lord, dominant hand niya, yung right hand niya, sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand, no? Ibig sabihin, hindi ka lang niya basta-basta ipagtatanggol, ipagtatanggol ka niya gamit yung strongest arsenal niya. Beautiful, no? Beautiful. Now, sa Tagalog, ang ganda. Ito yung lagi nire-recite sa akin ng nanay ko. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Palalakasin, tutulungan, iingatan, ililigtas. Ano pang hahanapin mo? Para ka nang si Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Di ba? Pag naki-Lord ka, nasa iyo na ang lahat. Kaya lagi kong sinasabi, being in the presence of the King is enough. Wala ka nang hihingin, wala ka ng kailangan. Basta pag kailangan mo si Lord, pag nasa iyo si Lord, nasa iyo lahat ng kailangan mo. Kasi palalakasin ka niya, tutulungan ka niya, iingatan ka niya, at ililigtas ka niya. Beautiful. Palakpak! Ay, nakalimutin ko sabihin, episode 8 na tayo. Episode 8! Ibig sabihin, dalawang episode na lang, 10 episodes na, isang season na tayo! Yay! Palakpakan dyan! Palakpakan! Ay, pumalakpak tayo! Palakpakan! Yay! Wow, may studio audience tayo, ah! Okay. May mga kamag-anak to, alam niyo, may mga masarap idugtong dito sa verse na ito eh. Ito kasi sa babasahin ko lang ha, tapos makikita niyo. Sabi ni Lord, fear not. How do you do that? How do you fear not? Ang sabi ko sa inyo kanina, parang Bible Ninja, you know the light so you don't get afraid of the darkness. Ganun 'yun. Para hindi ka matakot sa liwanag, kailangan sa dilim, kailangan kabisado mo yung liwanag. Kilala mo yung liwanag. Try niyo to, ha. Pumasok kayo sa isang room na madilim. Halimbawa, patay ilaw. Pumasok kayo sa isang room na madilim. Pagpasok niyo yan, pag tininan niyo agad yung dilim agad, wala kayong makita. Ang gagawin niyo ganito.
titingin kayo sa light source. Halimbawa, may bintanang bukas, tas maliwanag yung bintana. Tumingin kayo dun sa bintana. Okay? Tapos, pag na-absorb na ng eyes ninyo yung light from the window, tapos dahan-dahan kayo tumingin dun sa madilim, lumiliwanag siya ng konti. Naaaninag mo yung paligid. Ang galing, hindi ko alam kung anong tawag dito sa phenomenon na ito. Siguro retention of light. Pero ganun. So, madilim, may konting-konting liwanag lang. Pag dun ka lang sa dilim nakatingin, wala kang makita. Pero pag tumingin ka dun sa liwanag, kahit maliit na liwanag lang siya, tapos, tumingin ka dun sa madilim na hindi mo maaninag kanina, naaaninag niya na, nakikita niya yung ano, yung image nung, yung ano, yung shape ng table, may table pala dun, meron palang bookshelf dun, makikita mo, madilim pa rin, pero maaaninag mo yung paligid, nag-adjust yung mata mo. Bakit? Kasi nakita siya ng liwanag. Ganun po sa buhay, okay? Yan. Yung basahin ko, sabi sa Joshua 1:8-9, Joshua 1:8, chapter 1, verse 8 and 9. Sa Tagalog, pinamemorize sa akin ito ng nanay ko. Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayo'y giginhawa ka at magtatagumpay. Verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka. Tibayan mong iyong loob. Huwag kang matatakot ni mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh ang iyong Diyos ay sasa iyo saan ka man pumunta. Ang ganda. Promise yan. Pero utos yan na promise din. Sa English, have I not commanded you? Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Be strong and of good courage. Do not be afraid nor dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. The Lord your God is with you wherever you go. May gusto po akong sabihin sa inyo. Sa Bible po, may tatlong nakasulat. Tatlo. Actually, apat. Okay? May apat na nakasulat. Yung isa, warning. Okay? Warning. Pagbabawal. Okay? Huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan. Pagbabawal. Okay? Pangalawa, okay? Yung isa naman ay promise. Okay? Promise. Yung isa naman, utos. At yung isa, suggestion. So, pupunta lang tayo dun sa utos tsaka sa suggestion. Okay? Yung mga affirmative to eh. Utos tsaka suggestion. Walang, yung utos, sinusunod yan. Yung suggestion, may mga suggestion sa Bible. Halimbawa, sabi ni Paul, mas maganda pa, no? Kung tinawag kayo ni Lord tapos single kayo, mas maganda pa, wag na kayong mag-asawa. Kasi maraming alalahanin pag may asawa. Pero kung hindi nyo mapigilan ang sarili nyo, abay mag-asawa kayo. Mas mainam na mag-asawa kaysa masunog sa laman. Better to marry than burn in passion. So, suggestion yun. Okay? Suggestion yun. Walang batas tungkol dun eh. Sinuggest lang ni Paul. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Kung saan ka mas mapapaigi. Okay? Ngayon, meron naman mga bagay sa Bible na akala mo hindi utos, pero pag pinag-isipan mo, utos talaga. Halimbawa, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, huwag kang mag-aalala. Hindi yun suggestion. Hindi naman sinabi ni Lord, kung gusto mo, huwag kang mag-aalala. Hindi, sabi niya, huwag kang mag-aalala, ha? Utos yun. Eto po, dito, sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Sa Tagalog, huwag kang matatakot, kasama mo ko. Yung kasama mo ko, pangako yun. Yung huwag kang matatakot, utos yun. Huwag kang matatakot, utos yun. Huwag kang matatakot. Hindi yun suggestion. Hindi sinabi ni Lord, ikaw, kung trip mo, huwag ka na rin matakot, pwede na rin. Hindi, sabi niya, huwag kang matakot. Okay? Bakit? Bakit ka matatakot? Kasi maraming nakakatakot sa buhay. Maraming talaga nakakatakot na bagay sa buhay. Totoo yan, di ba? So, ang utos ni Lord sa'yo, huwag kang matakot. Pero huwag kang mag-alala, may promise siya. Ang promise niya, para kayanin mo huwag matakot, kasi sasamahan ka niya, I am with you, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay? Yun, sa Joshua 1:9, sabi sa English, ang lakas, grabe. Utos na utos eh. Be strong. Have I not commanded you? Utos. Hindi ba inutusan kita? Masabi ni Lord, have I not commanded you? Hindi ba inutos ko sa'yo? Magpalakas ka, tibayan mo yung loob, huwag ka matatakot. Utos yun ni Lord, be strong, be strong. Yun ang sabi ni Lord, utos yun. Hindi niya iniuutos kung hindi mo kayang gawin. At hindi niya naman yun, hindi niya hahayaan na ikaw lang gagawa mag-isa. Dahil siya ang lakas mo. Diba, sabi sa Isaiah 43:2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita.
Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel ang iyong tagapagligtas. Sa verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang matakot kapag sapagkat ako ay kasama mo. Akala po ng iba, kapag naging Christian ka, yung sinasabi na magpalakas ka, mag-be strong, no? Tapos iingatan ka ni Lord. Ang tanong ko, bakit ka bibigyan ni Lord ng lakas? Bakit niya uutusan ka magpalakas kung wala namang hahamon sa lakas mo? Paano mo masusukat yung lakas? Paano nasusukat yung lakas? Hindi mo naman masusukat yung lakas nung walang adversary, nung walang hamon sa buhay eh. Hindi mo naman malalaman sa gym kung gaano kalakas mong buhatin kung hindi ka bubuhat. Kung patiwati-wati ko lang doon, nakahiga lang sa bench. Hindi naman eh, di ba? Ganun din yan. So, kaya kasi nabiyan ni Lord na magpalakas ka kasi may mga mangyayari sa buhay na susubok ng lakas mo. At kapag nangyari yun, lumampas ka doon, lalampas ka doon kasi kasama mo si Lord. Hindi lang dahil malakas ka sa sarili mo, kaya ka malakas kasi kasama mo si Lord kasi promise ni Lord sasamahan ka niya. Basta susundin mo yung utos niya. Ang utos niya, huwag kang matakot. Ang simple ng utos, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Naalala ko nung bumabagyo tapos diba, no, whom have I in heaven but you, and there is none upon earth that I desire beside you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sa NIV, Psalm 73, tandaan niyo po ito, Psalm 73, verse 25 and 26. Whom have I in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Pag may sumusubok sa'yo sa buhay mo, alam mo, di ba may kasabihan tayo, you will never know how strong you are until being strong is the only choice you have left. Be strong in the Lord, hindi yung suggestion. Utos yun. Be strong, lagi sinasabi ni Lord, be strong. Bakit? Kasi alam ni Lord na may darating sa buhay na susubok ng lakas natin, pero huwag kang matakot. Ang promise ni Lord, Isaiah 41:10, I will uphold you with my righteous right hand. God will be your strength. Promise niya sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, you will not be swept away, you will not drown. When you walk through fire, you will not get burned, you will not be burned, for I am the Holy One of Israel, I am with you, kasama mo ako, fear not, kasama natin si Lord. Hallelujah. Kahit dito sa dinadaanan natin ngayon, kasama natin si Lord. Sabi ko nga, di ba? Sabi niya, palalakasin kita. I-recite ko ulit, ha? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita. Tutulungan, iingatan at ililigtas. Palalakasin ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Iingatan ka ni Lord. At ililigtas ka ni Lord. Okay, promise niya po yan sa atin. Okay. Grabe, wala nang kulang. Daniel Padilla talaga. Nasa iyo na ang lahat. Di ba? Nasa atin ang lahat. Basta nasa atin si Lord. Okay, yun po. That's our lesson for tonight. At kita-kits po tayo ulit bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po ulit ang kayo sa isang good vibes at laugh trip na Bible devotional series sa buong daigdig that is teaching you to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible ninja. Away from my master.